ang inaabot ng mga tao saan mapupunta si Anas. Yung pagtakas niya, naging sanong siya. Sumakay sa bangka, wala mo nang malamalang yung malaki na yung pasahero sa alam. Ay bumagyong bigla. Pinagtaka ko na yung mga kandamin ito. Ang dami yung negosyo na lumi sa pagtakas ni Judas sa kanyang tubuhin. At na nasunsun kung sino, nasunsun na siya ang pinagdulan. Nagpanagunutan kung sino yung salot. At natuntun sa panagunutan, 100% ng accuracy. Ay, siya ang nabulot. Sabi ko na yan. Sabihin mo sa amin, ano ka ng buhay mo? Nakasalo ka, anong bayad ka, anong ginawa ko? Ay, okay. Habang ini-investigay lang na dahil na dahil ko yun, yung mga tao ay gulong na to sa bangka. Sa bangko? Ay, talagang pa. Ay, anong ginawa ko? Ganito ang nangyari. Kaya ko po'y tumatakas sa Diyos. Sabihin nyo na, ako, lakay mo yun, takalim po yun, wag lalo na makikipan. Ay, ako po yun yung itapong sa dagat. Sabi nyo, pag-ibig din namin magagawa, na pumatay ng tao, magkutsakro muna sila, ay lalo na lalim po yun. Ako'y buhang din na ninyo, at ako yun yung itapong. At ako sa'yo, bumagsak sa lupa, sa dagat, nagkaroon ng kapayapaan, bigla. At yung mga tao rin ako, yung tao. Ay, kung hindi na yung tao sa dagat, ay patay tayo lahat. Sabi na si Judas ay nasaktan ng isda. Tatlong araw at tatlong gabi at sa pinigay ng mga siblings ay nasa kulabalat sa kanya ulo. Ang anong hirap ng buhay ni Judas? Nang siya'y tumama sa Diyos, anong hirap ng kanyang inabot? At nang sa'yo iluwan ng isda, sabi ng Panginoon, sige, pumunta ka na doon sa Nineve at ikaw ay mangarap. Sabi dito, sa layo'y, sabi dito, bumangon si Judas at pumunta ayo sa salita ng Panginoon ang Nineve, isang napakalaking lungsod ang tatlong araw na pagtasin ng luha. Itong Nineve ang katumpas na yun ay bago itong Paris, Shanghai, Mega Manila. Yun ang katumpas ng Nineve. At alam nyo, nagpasimulang pumasok si Judas sa lungsod na may isang araw na nakawin ng layo. At ito yung kanyang sermon. Sabi niya, apat na pong araw pa at ang Nineve ay mawawasak ng pakaiksing sermon. Walong salita na. Ay, pag yung iba magsisermon niya, ay pa, ako'y mayroon na rin eh. Nagkwikwento ng kalahating oras dito sa unahan. At pagkatapos ay tayo po ay magsisimula na sa ating pag-aaral. Yung pa na hindi ka nagsisimula na ating oras na. Ay si Judas, wala akong pasakali. Birita akong sermon. Isang pangungusap lamang, iisang tema, habang naglalakad, walong salita lamang sinasabi. Nandiyan. Ang totoo niyan, yung iba ay sinanay lang ng mahaba. Yung ganito mahabang salita ay mahahamay lamang ng ilang pilito. At habang pinahahaba, ay hindi na makaintindihan. Yung mga nakikinig ay hindi na matanda kung ano yung una sa sumunod.
pagsirmon ay hindi alam kung paano huminto. Tulog na rin lahat ng tao. Lahat ng tao ay tulog na lahat ay hindi niya kayang ihinto. Paano titigil? Ay pagkatapos ng sirmon ay alam mo siya ng mga kapatid. Ay, kapatid ka sa mga kapatid. Nag-i-reach siya mo. Nung sunod na gabi, nagpapasakal pa rin mga tao ay tapos na. Mas lalo yung exit na nga. Okay. Gagay pala na kaya tapos na. Pero ito, may exit talaga. Walang malong salita na umaalinaw ang malakas yung pagkabigas, pagkabigas ay pagkatumaan na lamang at ang nilig ay mawawasa. Ngunit tanong ba nyo, pag ang Diyos ay magliligtas at pag mayroong maniniwala sa Panginoon mayroong sasampalataya, ang walong salita ay mga mapangyarihan ng salita. Yung mga alagad ng isugo ni Kristo ay ang sabi, inyong sabihin, ang kaharian ng Diyos ay malapit na rin. Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Pitong salita lang. Maiksi. Pero may mahaka silang gagawin. Magpalayas kanya kayo ng mga demonyo, maglinis kayo ng mga pitukin, magpakalit kayo ng mga sakit at magpakalit kayo ng mga kailangan. Yun ang mahaba. Ngayon ay paligtad na. Hindi na magpalayas yung demonyo, hindi na magpakalit yung sakit, hindi na magpakalit yung karamdaman, hahaba na lang yung sermon. Pero ito, maiksing salita. At ano ang ipinto ng maiksing sermon? Hunas 3:5. At ang mga mamamayan ng nilibigay sa mga palataya sa Diyos, sila'y nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng damit sango mula sa pinakadakila hanggang sa pinakahamak sa kanila. Pagtakat ni Hunas sa barangay, ang katungaro na lang ang nilibigay mawawasak. Yung barangay kapitin ay labas na ng bahay. Suot ang sako. Yung nakayuno sila. Habang lumalakad si Hunas, yung madaanan ay nagsisisi sa masampalataya. Nag-aayuno at nagsusuot ng sako. Napakatindig siya mo. Habang lumalakad kayo, tuloy-tuloy yung bisa ng sermon sa dinadaanan. Napakabisang sermon. Ang sabi dito, nang ang balita ay dumating sa haring ng Nineve, si Hunas hindi pa nakapunta sa palasyo ng Nineve, may nag-chismis lang sa palasyo. Hindi pumunta si Hunas doon, dumating lang yung balita. Ano di ba namin chismoso? May nag-chismis. Ay, anong nangyari doon sa chismis? Alam mo, pag ang balita pala nandiyan sa mga tingin kay chismis, anong nagbisa? Hindi ba yung chismoso, chismosa? Basta ibanghelyo ni kay chismis, anong nang palang ganda? Tingnan niyo nangyari. Nang marinig, nang ang balita ay dumating sa hari ng Nineveh, siya'y tumindig sa kanyang trono, hinubad ang kanyang dalaban. Tingnan lang. Sabi ng maray, well, ano ba ito sa akin yung dad? Marita. Maalangin, ako tatumalo na lang ko. At ang nini ay kawabasa ka. Ha? Kumbat na maray ng kanyang dalaban. At anong bilis ng reaksyon? Kumbat! Ano ba yung mga balaban na yan? Naroon yung mga natatanging kayamanan ng mga hari. Nakakamit sa balaban. Yun yung pinakamagandang suot niya, yung balaban. At kapag ang kaharian ay mayaman, makikita sa pamagitan ng balaban ng hari at ang kalungyon ng Nineveh
ay panglawing kaharian ng kirang. Bakit eh? Kinumat ng hangin yung kanyang balakang. At anong nangyari dito? Nagbalot siya ng damit sako. Yung mga laganya ng mga bukid, yung mga aslan, ang ginawa ng hangin, pagkaulang palaman na iwan, nagbalot ng damit ng sako. Hari yan. At ano pang ginawa ng hangin? Naupulok sa malako. Mula sa magandang balakan ay nagsukit siya ng damit sako at mula sa trono ay umupo sa abuhan, sa mga sa pasubahan, sa tapunan ng abo. Ang natindi na, narinig lang ng hari yung chismis, hindi pa niya personal na narinig si Judas. Napulinigan lamang niya na ngayon ang ilig ay mawawasan. Ngayon, may mga tao ang kulang na lang ay makarinig kahit kaunti. Yun na naman kulang sa iba. May mga tao ang kulang na lang ay magulungan. May mga tao ang kulang na lang ay mayaya. At sila'y sasampalataya. Yun na naman kulang ng iba. At ano bang ginawa dito? Gumawa siya ng pahayag at ipinalakala sa buong niligid sa utusan hayop ng kanyang mga mahalaga. Yung hari ay nag-proclaim ng ayuno. Nag-aayuno na yung mga tao na ginaanan ni Judas. Pero yung hari ay ginawang official yung pag-aayuno. Ano ba yung ang solusyon sa coronavirus ay itong sistema nito. Ito talaga yung mag-isa. Sa ano bang sanot, sa ano bang epidemya, ito yung solusyon. Yung solusyon ng hari sa dinibi. Ginawa niyang official yung pag-aayuno. At binagdagan pa niya kung paano mag-aayuno. May detalye kung paano mag-aayuno. Sabi ng hari, huwag kitigin ng anuman ang tao ni hayop man. Bakit yung pag-aayuno ito? Anong higpit na ayuno? At pati hayop ay bawal kumain. Saan kayo nakita ng ganyan teorong eh? Na magsisisi yung tao ay pati yung hayop ay magpag-aayuno eh. Mag-aayuno. Sabi ng hari, lumabag yung buko sa lumabas, yung mga baka, mga tupa, yung inyong mga aman, ay alasin niyo sa damuhan at inyong ibugan. Kaya kung mga nakatali, mga baka nakatingan na yung banday, bawal kumain yung hayop, bawal kumino. Matagay yung hirap yan. Ano ba? Bukod sa magkakain at magininom, eh siguro nung panahon yun eh, may mga pastor na punta sa banal-bahal na hari. Huwag naman ganyan ang hirap na para tayo mapatawad sa ating kasalanan. Ang kailangan mo niya ay justification by faith. Katuwiran mahal na hari sa pamagitan ng pananampalataya. At yan po, yung justification by faith ay may imputed at mayroong imparted righteousness. Pagkatapos dito, ipapasok po tayo sa sanctification. Pagkatapos ay sa glorification. At pagkatapos o, dapat po mag-vegetarian ng mga tao. At mag-vegan reform. Mag-vegan reform, mga hapang, mga sukot. At magsasapag reform. Sabi ng hangin, nakakahilo mga mahirap i-memorize yan. Sabi ng hangin, mahirap. Yan ang nangyayari na ipagtakal ng sakit. Ito na lamang ang niya, madali, ay ako kung maroon na lang ay magsisimilan pa tayo. Ito na lang ang niya, mag-aayuno. Pati mga hayop at mga tao ay huwag kakain na lang, mag-inom. At ano ba? Ito yung matindi, oh. Ito yung matindi. Ang baka at ang kawag,
puso, kundi magbalot ng dalit, sako ang tao at hayop. Ang muli, hindi kayo mo ito? Yung mga tao, yung matala ay magbabalot ng sako, kaya shortage ang sako sa mga tindahan. Ang bibilihin lamang sa mga tindahan ng panahon ay magaspang na sako sa pagkatisusok. At sino susutan? Pati mga kawal at mga baka, mga kambing, mga tupa ay babalutin ng damit na makaslang ng pagtinding trabaho yan. Kung may 100 tupa kayo, babalutan mo yun ng sakong makaslang. Matindi! Saan theology niya nakuha yun? Sa pagmag-aayo na yung sasama yung ayo, huwag rin kakakainin at babalutan din ang sako ng makas lang. Ay, mga hayop-hayop binabalutan niya kapag-aayon sa nangyayon. Lahat ay may balot. At alam nyo, ilang araw lang nang hayop ay hindi kakain at iinom, aatungal yan. Uungal yan. Kaya ilang araw lang, adi yung mga bata ay panakatan doon sa nilipid. Hindi naman naiintindihan yung mayroon yun. Ay hindi kumakain, hindi umiinom, iyakan yung mga bata. Yung mga baka naman ay uungal. Gawin ng ilang araw na hindi umiinom, hindi kumakain. Ang mga tao at ang mga hayop ay nagkatalamhati sa nilipid. Alam niyo, pagsisisi ang sabi ng Panginoon, at inyong pagdadalamhatiin ang inyong mga kaluluwa. Huwag yung pagsisisi na hindi nagdadalamhati. Ang tunay na pagsisisi ay mayroong emosyon. Nagdadalamhati. Hindi yung pagmutang-pagmutang-pagmutang o pagkakasala sa pangalan ng mga aming Panginoon Jesus. Ay patawarin daw ay hindi naman nagdadalamhati. Noong parang sabi ko sa inyo, pag mayroong nagkasala lang at hayag ay pagsimba, ang gagawin yung pastor ay pauuguin yung nagkasala sa unahan. At ako'y nandito ng sisi mo na lang. Yung nagkasala ay kahit naroon, tunahan. At lahat kong sermon ay patama sa kasalanan niya. At kinamang nasa unahan ay nagkakulol. Ngayon mo gawin yan, pag hindi kayo matimanda. Pagbulta ka ng malaki, patamaan mo yung kasalanan ng tao. Hindi ko sa inyo. Ang mga kasalanan kayo na hindi na pinag-uusapan, masyadong privado. Anong paki mo? Paki. Masyadong privado. Noong unang panahon, ang pagsisisi ay iskandalong malaki. Pag ikaw ay naknakaw at ikay pagsisisi, ang pagsisisi ito, yung isang tupang ninakaw mo, ay pupunta ka doon sa may-ari ng may tupa, at ikaw ay tatagoy, at babayaran mo ng 4 na tupa yung isang tupa. Ganun ang laki ng, anong laki ng gastos? Bukod pa sa isang tupa, ay maghahandol ka pa ng isang tupa sa sinatuke, at yung kasalanan mo ay itang-ita ng lahat. Sapagkat ikaw ay nagsahuli ng nilakaw mo at naghantog ka pa. Ngayon, parang napakadali na magsisi. Ang pagsisisi ngayon ay, sabi nga yung gandari, pagpagdahin ng tawad, pasensya na! Ano? Ang tingarti nito, ngayon na pagpagdahin ng sugar? Ang tingarti, ano? Sugar na ba? Sige, wala na yung espiritu ng pagsisisi.
Bakit di ka tulad nila? Sabi nila. Kundi magbalot ng damit sa ako ang mga tao at ang hayop at tumaling ng paimtig. Habang may balot at nagayo mo ay tumataling tumatakboy. Ano ba? Upang talimunan ng bawat isang kanyang masamang dapat at ang kalahasan na nasa kanilang malamahal na takboy. Anong tindi? Anong tindi pagsisisi nito ng kapatid? May daing na tumatakboy. Ang rasunuhari na ito, sino ang nakakaalam? Maaaring umatras at magbago ang isip ng Diyos at tumalikot sa kanyang nagliningas na langit upang tayo huwag mamatay. Sino man niya? Pakituan niya ating ginawa at pati mga hayop ay umuungal na sa pagdadalang bagay. Magbabago niya ang isip ng Diyos at kanyang iaatras ang kanyang mabalis na langit. Salvation by word. Tumulong pa naman ito, matakot-takot na pula ang amon, pero sa mga simbahan ng hari ng bilibig. Ang kaligtasan ay isang pananampalataya na walang gawa. Pero ito, kaligtasan sa pamamitan ng Diyos. Ay, hindi naman ako ng Diyos eh. Hindi ko sinasabi ng malino salvation na ito, hindi ko sinasabi. Pero sa krisis na ito, tinanggap ng Diyos yung salvation by words na parang salvation by faith. Matindi. Ngayon, magsabi dito sa Zacarias na doon si Ges hakinan niyang ibubuhos din ang espiritu ng daing sa sambay ng Israel. Espiritu ng biyaya at espiritu ng taghoy. Mga kapatid, nakaranas na kayo magsisi na kayo tumataghoy. Yung publikano ay nakaranas, sabi niya, Diyos! Mahalap na siya natin! Magasalanan! Yun, mayroon doon. Tumataghoy. At sa inuwi na inaring ka yung espiritu ng takboy ay unti-unting naglaho sa mga iglesia. Yung mapapainit na luha ay unti-unting naglaho sa mga mata ng mga Kristiyano. Kakaunti ng iniliya paghulihingi ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ang araw ay dating ibubuhos rin ang Diyos yung espiritu ng takboy. At anong mangyayari pag ibinuhos ang espiritu ng takboy? Ang sabi dito, at kapag sila'y tumingin sa akin na kanilang inulos at kanilang pinangisan siya ng gaya ng pagtangis sa kaisisang anak at umiyak na may kapalitan gaya ng pagiyak na may kapalitan sa pangalay. Kapag daw ibinuhos ang Diyos yung espiritu ng takboy, ay titingnan daw natin si Kristo na tayo ang mga sarili na kaya siya namatay ay tayo ang pumatay sa kanya. Yun daw ang ating maramdaman. Ang mga kamay na ito ang pumatay sa Panginoon. At sa pagkat ang mga kamay na ito ang pumatay sa Panginoon, tatangisan natin siya na yung klaseng tangis ay kagaya ng namatayan ng kaisa-isang anak. Nakakita na kayo ng namatay, kung namatay ng kaysa sa anak. Napakatindi ng kanyang takoy. At dahilan sa tayo yung may gawa, kaya siya na subatan, kaya siya na umpong, kaya siya na namatay, iiyakan natin siya. At mararamdaman natin, tayo yung kriminal. Tayo yung matay. Ibubuhos ng gayong Diyos yung gayong liwa, yung gayong espiritu
at pag kayo binuhusta, may marating, may maririn kayo, may umiiyak na mga satanistahan. Magtitigil yung mga tao, ano nagpapalahaman yung mga satanistahan? Nag-iiyakan ang matigil. Ay sisilip ay mga nakaluhod at nananalangin para mapatawad ang kanilang mga kasalanan dahil mayroong espiritu ng daing. May espiritu ng taghoy. Yung kung tawagin na yung revival and reformation. Pag makalibago sila ang tao mo. At ito ay malapit na mga kapatid. Ang aking dalangin, pag yung espiritu ng taghoy na yun ay magsimula na sa isa na Panginoon, buhay pa ako sa oras na yun. Gusto kong narinig yung espiritu ng daing, yung espiritu ng taghoy ay narinig sa mga iglesia, sa bahay ng mga sabalista. Sana ay maranasan niyo ba yun? Ang ginigiling ko sa Panginoon na maranasan ko yung revival at reformation na yun na napipinto na sa kanyang iglesia. Mayroong isang pari na magsisirmon ay baguhan pa yung kinakabahan. Sabi niya, hindi ako makabuo ng sirmon. Pag siya'y magsasalita na yung nangangatan, ay siya'y bagong magmimisa doon ay sabit na sabit ang mga tao. May kitasang puntang walang pare doon sa dumadalo sa kanila. At ang buong barangay ay nagsisiksikan sa kapilya. Yung pare naman ay inabot ang gabi, hindi makapagsimula ng pagsisirmon. Dahil na hindi niya alam kung paano, baguhan pa siya. At sa pasimula ay kanyang pinatay yung ilaw ng balilitay. Yung pare ay lumabas. Gusto na sa unahan ako. May dalawang kandila. At hindi nang pare alam kung ano yung kanyang sasabihin. Siya'y pumunta doon sa larawan ni Kristo. At kanyang inilayan yung paa. At kitang-kita ng mga tao yung sugat at yung dugo. At yung tinataas ng pare yung kandila, kanyang inilayan yung tagiliran ay may butas. Kanyang inilayan yung magkabilang kamay na nakatipado sa cross. At kitang-kita ng lahat at kanyang inilayan yung ulo na may kurong ng tinig. At ang mga tao ay nag-iiyakan, sila'y tumakboy, sila'y tumahig, at yung pare ay lumabas na. At ang mga tao ay tuloy pa rin ang pag-iiyakan hanggang sa sila'y umuwi sa kanilang mga tahanan. Basa yung kanilang mga unan sapagkat ng dahil sa akin. Siya ay namatay at yung espiritu ng daing kapag dumating na, tataguhayan natin siya. Kagaya ng namatay na anak na panganay dahilan sa ating mga budhi, mga pusong susumpatan ng espiritu para maging karapat-dapat sa buhay nito at sa buhay na darating. Ito ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.